Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay unang Sabado ng buwan at ating pararangalan ang mahal na ina sa natatanging araw na ito sa kanyang patuloy na pananalangin para sa atin. Kasama ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio at sa Mahal na Birheng Maria sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating ka upang anyayahang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging Birheng si Santa Maria'ng Mahal, kami naway mahango sa hapis ng kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, napakita ang Panginoon kay Abraham sa Mamre, sa may sagradong mga punong kahoy. Nooy kainitan ng araw at nakaupo siya sa pintuan ng kanyang tolda. Walang ano-ano'y may nakita siyang tatlong lalaking nakatayo. Patakbo siyang sumalubong, yumukod ng halos sayad sa lupa ang mukha at sinabi, "Mga Ginoo, kung inyong mamarapatin, magtuloy po kayo sa amin. Dito muna kayo sa sa lilim ng punong ito, at ikukuha ko kayo ng tubig na panghugas sa inyong mga paa. Magpapahanda tuloy ako ng pagkain para manauli ang lakas ninyo bago kayo magpatuloy sa inyong paglalakbay. Ikinagagalak ko kayong paglingkuran habang naririto kayo sa amin." Sila'y tumugon, "Salamat, ikaw ang masusunod." Si Abraham ay nagdudumaling pumasok sa tolda at sinabi kay Sara, "Madali ka, kumuha ka ng 30 librang harina at gumawa ka ng tinapay." Pumili naman siya ng isang matabang guya sa kulungan at pinaluto sa isang alipin. Kumuha rin siya ng keso at sariwang gatas at inihain sa mga panauhin kasama ang nilutong karne. Hindi siya lumalayo sa tabi ng mga panauhin habang sila'y kumakain. Samantalang sila'y kumakain, tinanong nila si Abraham, "Nasaan ang asawa mong si Sara?"
Nandoon po sa tolda, tugon naman ito. Sinabi ng panauhin, babalik ako sa isang taon sa ganito ring panahon at pagbabalik ko'y may anak na siya. Nakikinig naman noon si Sarah sa may pintuan sa kanyang likuran. Silang mag-asaway kapwa matanda na at hindi na dinaratnan si Sarah. Napatawa ito ng lihim at ang wika. Ngayon pa namang ako'y lantana at laos na ang aking asawa. Saka pa ba kami magkakaanak? Bakit natawa si Sarah at sinabi pa ngayon tumanda na siya'y saka magkakaanak? Tanong ng Panginoon. Mayroon bang di maaari sa akin tulad ng sinabi ko? Babalik ako sa isang taon at pagbalik ko'y may anak na siya. Dahil sa takot, tumanggi si Sarah at ang wika, hindi po ako tumawa. Ngunit sinabi niya, huwag ka nang magkaila, talagang tumawa ka. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, tinupad ng Panginoon ang pangako niya noon. Tinupad ng Panginoon ang pangako niya noon. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Tinupad ng Panginoon ang pangako niya noon. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Tinupad ng Panginoon ang pangako niya noon. Kinahahabagan niya ang mga takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala niya naman ang mayayaman. Tinupad ng Panginoon ang pangako niya noon. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Tinupad ng Panginoon ang pangako niya noon. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Inako ni sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagpasok ni Jesus sa Kapernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya. Ginoo, ang alipin ko po'y na paralisis. Siya'y nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. Paroroon ako at pagagalingin siya, sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako'y nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno, at ako man ay may nasasakupang mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo. At sa iba, halika, siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito at ginagawa niya. Namangha si Jesus nang marinig ito. At sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, sinasabi ko sa inyo na hindi pa ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganitong kalaking pananalig. Tandaan ninyo,
Marami ang darating buhat sa silangan at kanluran at dudulog sa hapag na kasalo ni na Abraham, Isaak at Jacob sa kaharian ng langit. Ngunit marami sa lipi ng Israel ang itatapon sa kadiliman sa labas. Do'y mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin. At sinabi ni Jesus sa kapitan, umuwi na kayo. Mangyayari ang hinihiling ninyo ayon sa inyong pananalig. Noon di gumaling ang alipin ng kapitan. Pumunta si Jesus sa bahay ni Pedro at do'y nakita niya ang biyena nito, nakahiga at inaapoy ng lagnat. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng babae at nawala ang lagnat nito. Pagkatapos bumangon ito at naglingkod sa kanya. Nang gabing iyon, dinala kay Jesus ang maraming inaalihan ng mga demonyo. Sa isang salita lamang ay pinalayas niya ang masasamang espiritu at pinagaling ang lahat ng may karamdaman. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaías, kinuha niya ang ating mga kahinaan at binata ang ating mga karamdaman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang tanghali sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana at sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming. Pinagaling ni Jesus ang lahat ng may karamdaman. Sa mabuting balita po ay maraming kwento, pero lahat ay kwento ng pagpapagaling. Yung may sakit na alipin ng kapitan, yung biyena ni San Pedro, at ang maraming inaalihan ng demonyo. Lahat, pinagaling ni Jesus. Ang tanong po sa atin ngayon, anong iyong karamdaman? Padre, wala naman ho. Ako naman ho'y malusog. Nakapunta nga ho ako dito. Pero mga minamahal, ang karamdaman, hindi lamang pangkatawan. At anumang karamdamang mayroon tayo, sama ng loob, problema, hinanakit, mga pinagdadaanan, mga kaaway, lahat ito'y magdudulot sa atin ng karamdaman. At si Jesus, handa lagi na tayo'y pagalingin. Yun ang sinasabi niya sa mabuting balita. Kaya nga po, anuman ang inyong daladala ngayon, gaano man iyang kabigat, gaano man iyang karami, ialay kay Jesus. Sapagkat siya lamang ang tanging magpapagaling niyan. Huwag kayong masanay, kayo ay may karamdaman. Pupunta kayo sa inyong kapitbahay na may karamdaman din. Uy, paano kayo gagaling? O halimbawa, kayo ay may kagalit. Kagalit nyo ang inyong kapitbahay sa inyong harapan ng bahay. Pumunta kayo sa inyong kapitbahay sa likod. Nakagalit din ang kapitbahay nyo sa harap. Ay, anong mangyayari? E di dadami lamang ang galit. Masama ang loob mo sa iyong anak. Pupunta ka sa iyong kapatid na masama rin ang loob sa iyong anak. Ay, anong mangyayari? O halimbawa kayo may mga problema. Katapos ang kahapon, ang problema nyo, ubos na ang sinweldo nyo kahapon. Naibayad na lahat sa utang. Meron pa uli. Yun ang problema. Maraming problema, mga minamahal. Iba't ibang mukha. Hindi ang problema ang sakit lamang. Hindi lamang ang paghihirap. Napakarami. Ilang araw na kayong hindi nag-uusap ng iyong asawa. Ilang linggo na kayong hindi nag-iimi ka ng iyong anak. Ilang taon na kayong hindi nag-uusap ng iyong kapatid. Marami. Pero anuman ito, ang sabi ni Jesus, pagagalingin niya. O sa inyong may mga biyanan, sa kwento sa mabuting balita, may sakit ang biyanan ni San Pedro. Baka kayo pagka may sakit ang inyong biyanan, yaan mo lumala. Baka ganoon tayo. Si San Pedro,
idinulog kay Jesus ang kanyang biyenan. Yung alipin ng kapitan, may sakit, idinulog kay Jesus. Yun po ang paanyaya sa atin. At sa palagay ko, kaya kayo'y naririto, kahit napakainit, nanyo't lahat kayo nagpapaypay halos. Galing pa kayo sa malalayong lugar. Tama, huwag kayong pupunta dito para magpapicture lamang, ha? Baka kayo kaya pupunta dito sa Padre Pio magpapapicture? Hindi. Tama ang inyong ginagawa. Tama ang ating ginagawa. Pumupunta dito para kay Jesus. Huwag kayong magmamayday lamang, tapos lalagyan nyo, visited the National Shrine. Oh, tuwang-tuwa naman ang inyong mga kaibigan. Kagaling mo, nakapagdasal ka sa National Shrine. Hindi ka naman yata nagdasal, nagpapicture ka lamang dito. Kaya tama ang ating ginagawa. Kahit medyo mainit, kahit medyo gutom na, at baka ang iba sa inyo iniisip, Father, bilisan nyo, ako'y gutom na, tama na tayo'y nagdadasal. Dahil, ano man ang ating daladala, ang iba siguro sa atin ang daladala ay pagpapasalamat, ano man iyan, lahat ng ito'y dapat iaalay kay Jesus. Dahil siya lamang naman ang makasasagot sa lahat ng ating pinagdadaanan. Wala na pong iba. At anong sagot lagi ni Jesus? Kagalingan. Biyaya. Minsan hindi natin napapansin, minsan hindi na natin napapasalamatan, pero ang Diyos patuloy sa pagbibigay ng kanyang biyaya. Pero ininyot, kahit ikay nagkasala kagabi o kahit masama ang loob mo, tanyot ligtas kang nakapunta dito. Ikay maraming kagalit, maraming kang kaaway, tingnan ninyo't nagising ka kaninang umaga. Yun ang mga biyaya ng Diyos na minsan hindi natin napapansin. Pero ang sinasabi ni Jesus ngayon, anuman ang daladala mo, anuman ang nagpapabigat sa iyo, anuman ang iyong problema, idulog mo lahat kay Jesus sapagkat siya'y handa na ikay pagalingin. Oo, minsan ang problema ay nagdudulot sa iyo ng hirap, nakakapaiyak minsan ang problema, ang pasakit minsan ay talaga nakakapagdusa, pero kailanman si Jesus hindi pa nagkukulang. Father, paano kayo nakasigurado na si Jesus ay laging may biyaya? Mga minamahal, ang Diyos na mayroon tayo, hindi lamang Diyos, siya'y tao din. Alam niya kung paano maghirap. Alam niya kung paano mapabayubay sa krus. Alam niya ang hirap na ginagawa ng mga taong nagsasakripisyo para sa iba. Kaya mauunawan tayo ni Jesus. Pero mayroon pong isang hinihingi sa lahat ng ito. Ang kapitan sa mabuting balita, siya ay kilalang kapitan, at kapag kakilala ka, hindi ka normaling humihingi ng tulong para sa iyong alipin. Pero ang kapitan, nagpakababa. Si San Pedro, may sakit ang biyenan, nagpakababa para idulog ang kanyang biyenan. Ang mga may sakit, nagpakababa. Yun po ang hinihingi sa atin. Kababa ang loob. Pagagalingin ni Jesus, pero tanggapin muna natin na tayo'y may sakit. Tanggapin muna ninyong tayo ay mahina. Tanggapin muna nating tayo ay merong mga hindi kayang gawin. Sapagkat sa kababaang loob, tulad ng binabanggit ng Aral Batanggenyo, number 330, walang kaunlaran kapag walang kababaan at kapag kapuno ng sarili lamang. Ang lahat ng pagtatagumpay, ang kabaitan, ang kabanalan ay makakamtan kung ibababa natin ang ating loob. At yun po ang hihilingin natin sa Panginoon, kay Jesus, na ating tatanggapin mamaya sa banal na komunyon. Inyo pong ibulong sa Kanya, Panginoon, bigyan mo po ako ng puso na mababa, puso na nagpapakumbaba, upang sa lahat ng aking pinagdadaanan at problema, makamtan ko at matanggap ko na ako'y mahina. Ako'y merong hindi kayang gawin. Nang sa gayon, ang iyong kagalingan ay aking makamtan upang sa huli, ako na iyong pagagalingin, magkaroon lagi ng pagkakataong makapaglingkod
makapagbahagi ng pag-ibig sa aking kapwa. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpaging dapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan namin sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Hesukristo, ang mahal na birheng nagpupurit nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay, ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawak kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaan para na
namin kami iadyas sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kariyan at ang kapangyarihan at ang kaburian magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Peace. Bless our day.
ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Tayo po'y magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo sumandali para po sa mga patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, atin pong isinasaayos ang ating extension at ang mga minor repairs ng ating Divine Mercy Sanctuary sapagkat marami na po ang anay ng mga bahagi nito. Sa mga nagnanais maging kabahagi ng paggawaing ito, kayo po'y makipag-ugnayan sa opisina ng parokya at sa pamisahan para sa detalye ng inyong tulong at donasyon. Ikatlo, ang ating osteria ay lugar dito sa pambansang dambana na sa parking B. Pwede kayong pumunta doon upang doon kumain at doon bumili ng inyong mga pwedeng kainin. Ito po'y ating itinayo.
Bilang pagsunod sa ating complementary norms ng 1983 Canon Law at isa sa mga requirements ng CBCP bilang National Shrine. Sa ganitong diwa, mahigpit nating ipinatutupad ang panawagang Kleigo, clean as you go, upang mapanatili ang kalinisan sa pambansang Dambana. Huwag din po kayong mag-iiwan ng anumang basura dito sa loob ng simbahan. Tayo'y maraming basurahan sa paligid upang mapanatili ang kalinisan at kaayusan. Ipinagbibigay alam din na tayo ay mayroong malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Gamit ang main arc entrance, nasa bandang likuran po iyan, makikita niyo ang mga parking nang sa gayon ay makatulong sa inyong pagbisita sa National Shrine. Atin ding ipinapaalaala na ang pambansang Dambana ay isang banal at sagradong lugar. Sa inyong pagpunta dito at pagdalo sa mga banal na pagdiriwang, pakisunod po ng mga tama at angkop na kasuotan. Ito'y pagbibigay galang natin sa Panginoon na nasa banal na Eucharistia. At sa patuloy na pagpapalugo ng pambansang Dambana ad experimentum ngayong taong ito, sinimula na ngayong June ang pagsasagawa ng mga sakramental na gawain tulad ng binyag, kumpil at mga katulad nito sa kapilya ng San Pedro sa highway. Gayunpaman, ang inyong makikitang kasal sa simbahang ito ay mga nakaschedule na ng mga nakaraang taon pa at nagkataon namang napasabay sa pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Kung kayo po may mga katanungan hinggil dito, makipag-ugnayan sa ating opisina. At simula po kahapon hanggang sa Lunes, ang Malasakit Bazaar, ang gawain ng ating Social Action Commission, ang komisyon na nangangalaga ng pagtulong sa mga nangangailangan, narito po sila at nagbebenta ng mga sapatos, mga bag, mga damit na maaari nyo pang gamitin. Sila po ay nasa harap ng Divine Mercy Sanctuary, 7 a.m. to 7 p.m. hanggang Lunes. Isa pang bagay para makatulong sa kanila, mag-donate kayo ng mga bagay na maaari nilang maipagbenta na magagamit naman ng iba. Sa ating pagtulong na ito, tayo po ay makakatulong din sa mga nangangailangan nating kapatid. Nakatulong ka na, magkakaroon ka pa. Atin po silang suportahan. Ang ating sunod na misa, mamayang alas dos ng hapon, inaasahan naming pananatilihin ninyo ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Muli po kayong magsitayo. Atin pong isasagawa ang pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin ito ay para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub, mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo,
kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakaisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa at laging humingi ng kagalingan sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Puso ko'y nagpupuri, nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tao.